Hindi lingid sa kanilang pamilya ang kalagayan ni Saudi Boy. Hindi namin naman mahabol. Kasi pag nandito nanay niya, siya naman luluwas, sasakay ng bus, imatanda na po yung mahika pa. Hindi siya mahabol-habol. Ilang beses ko masabi, hindi ako adik? Anak, makinig ka naman sa akin. Punta na lang kita doon eh. Para sa'yo din yun. Bigyan lang yung mga ako. Hindi ako sabi adik eh. Okay, relax ka lang. Akonsi ng Agosto, isang araw bago mahukay ang bangkay ni Mang Luna. Ano mo? Ano problema ko? Tinangka naman raw saktan ni Saudi Boy si Angie. Pag sigaw ko, binaba na yung pamalo. Bas na ako. Di, nandun na ako. Sabi ng kapitbahay, oh, ano nangyari sa'yo? Eh, sabi niya, ewan ko, nababaliw na. Nagbabasala ako ng Bible, nagsisigaw na, pero namumutla na ako talaga na. Umiyak ako, bit-bit ko yung anak ko, takbo ako. Sabi ko, dito, sumug talaga kita. Ayoko na talaga, pinapatay mo talaga ako. Dahil dito, agad raw na nag-report sa barangay si Angie. Ayun pare, Saudi Boy! Saudi Boy! Tapos doon daw siya dumaan sa may ano, sabi nung nakakita sa likod, para daw pusa pag akyat daw talon. Samantala, isang testigo naman ang lumutang sa mga otoridad at naglahad ng kanyang narinig bago mawala si Mang Luna. Batay sa sinumpang sa nesay ni Natalia Molina, umaga noong 8 ng Agosto taong 2015, narinig raw niyang nagtatalo si Saudi Boy at ang tatay nitong si Mang Luna. Tatay mo ako! Wala akong pakialam ha! Kaya huwag kang makialam! Mag-aalas 12 ng tanghali, nagpunta raw si Natalia sa bahay nila Saudi Boy para manghiram ng posporo. Saudi Boy, pahiram naman ang posporo! Sulit lang ha! Diyan ka lang ha! Diyan ka lang! 5 minuto pa raw ang nakalipas bago naiabot ni Saudi Boy ang hiniram na posporo. Oh, bakit puro puti ka? Ano kasi, ang hirap mag-time ng talon sa likod ng bahay. Napansin raw niyang may putik ang kamay ni Saudi Boy. Ano nakikita? Dahil sa mga ebidensya at salaysay ng mga testigo, sinampahan ng kasong parricide si Saudi Boy Echanez. Parricide po. Dahil ama niya yung biktima. Ang problema, hanggang ngayon ay nagtatago na ang suspect na si Saudi Boy. Sa lahat po ng manonood, na kung alam nyo man po kung saan nakatira at matatagpuan si Saudi Boy Echanez na may warrant of arrest po ngayon sa pagpatay sa kanyang ama, eh ipagbigay alam lang po ninyo sa aming himpilan. Samantala, dobleng dagok sa pamilya Janes ang nangyari dahil mismong kapatid nila ang pumatay sa kanilang ama. Hindi ko maisip bakit mo gagawin yun sa isang taong mabait naman. Dami-dami namang masama. Siguro kahit ano sa manong tatay mo, kaya mong pinatay niya, nanilibing niya pa. Parang ang hirap-hirap isipin, nilibing niya pa. Ngayon hanggang ngayon, pag naisip ko talaga, iiyak pa rin ako kasi awang-awa ako sa tatay ko eh. Hustisya naman ang isinisigaw ni Armida para sa kanyang tatay. Sana mahuli nga siya, sumuko siya. Siyempre para mabigyan niya ng hustisya yung ginawa niya. Tsaka pagbayaran yung ginawa niyang kasalanan eh. Pinatawad ko naman na siya namin kasi sabi nga, di naman sa amin nagkasala sa tatay namin eh. Sorry kasi siguro nga kung di kita pinapunta. Hindi mangyayari sa iyan. Mahal na mahal kita. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lamang ang button na ito. Namiss mo ba ang palabas ng SOCO noong nakarang Sabado? Pwes, pwede mo itong mapanood dito.